In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Altogether, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, Ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Grant, Almighty God, through the yearly observances of Holy Lent, that we may grow in understanding of the riches hidden in Christ, and by worthy conduct pursue their effects. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of Genesis. God said to Noah and to his sons with him, "See, I am now establishing my covenant with you and your descendants after you, and with every living creature that was with you, all the birds and the various tame and wild animals that were with you and came out of your ark. I will establish my covenant with you, that never again shall all bodily creatures be destroyed by waters of a flood." God added, "This is the sign that I'm giving for all ages to come, of the covenant between me and you, and every living creature with you. I set my vow in the clouds to serve as a sign of the covenant between me and the earth. When I bring clouds over the earth and the vow appears in the clouds, I will recall the covenant I have made between me and you and all living beings, so that the waters shall never again become a flood to destroy all mortal beings." The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Your ways, O Lord, are love and truth to those who keep your covenant. Your ways, O Lord, are love and truth to those who keep your covenant. Your ways, O Lord, make known to me. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior. Your ways, O Lord, are love and truth to those who keep your covenant. Remember that your compassion, O Lord, and your love are from of old.
In your kindness, remember me because of your goodness, O Lord. Your ways, O Lord, are love and truth to those who keep your covenant. Good and upright is the Lord. Thus, he knows sinners the way. He guides the humble of justice, and he teaches the humble his way. Your ways, O Lord, are love and truth to those who keep your covenant. A reading from the first letter of Saint Peter. Beloved, Christ suffered for our sins once, the righteous for the sake of the unrighteous, that he might lead you to God. Put to death in the flesh, he was brought to life in the Spirit. In it, he also went to preach to the spirits in prison, who had once been disobedient, while God patiently waited in the days of Noah, during the building of the ark, in which a few persons, eight in all, were saved through water. This prefigured baptism, which saves you now, it is not a removal of dirt from the body, but an appeal to God for a clear conscience through the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God, with angels, authorities, and powers subject to him. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. With your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The Spirit drove Jesus out into the desert, and he remained in the desert for 40 days, tempted by Satan. He was among wild beasts, and the angels ministered to him. After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father Jesse. Mga minamahal na mga kapatid, tayo po'y pumasok na sa unang linggo ng Kwaresma. At ang paanyaya sa atin ng Panginoon ngayon, tayo ay iniimbitahan muli sa isang pagkakataon sa ating buhay na tayo ay magbalik loob sa Diyos. Itong panahon ng Kwaresma, ito ay isang panibagong imbitasyon para sa ating lahat na tayo magbalik loob sa Diyos. At ang mga pagbasa ngayon ay nag-o-offer sa atin ng kaligtasan. No? Ang inio-offer sa atin ng Diyos ngayon ay salvation. Ang tanong, tatanggapin ba natin? Sa first reading, no? Dito, ating natunghayan, yung unang bahagi niyan sa aklat ng Genesis, ito yung pinaka nakakapanghilakbot o nakakatakot na nangyari sa humanity, no? Yung Great Flood, no? Yan ang nakakatakot na pangyari. Ang tawag natin ay gunaw, no?
ang Diyos ay nag-o-offer ng salvation noon sa tao. Pero walang makinig na tao. Sapagkat ang consequence ng kanilang mga kasalanan ay mangyayari. Ano? Gugunawin ang mundo. Pero salamat sa isang pamilya na tumanggap ng offering na ito ng Diyos sa tao. Yung offer ng kaligtasan kay Noah sa kanyang pamilya. Salamat sa kanyang pamilya at tinanggap niya, no, yung covenant, yung muli, yung relasyon ng Diyos at ng tao. Sapagkat para sa Diyos, siya'y nalungkot nung likhay niya ang tao. Sapagkat ang tao ay naging makasalanan, naging immoral sa kanilang pamumuhay, kaya nalungkot ang Diyos. Parang pinagkisihan niya, nalikhay ng tao. Kaya siya'y nag-offer sa tao ng salvation. Pero salamat sa isang pamilya na ito'y tinanggap. At alam natin ang kasunod na nangyari. Ang hindi tumanggap ay namatay. Itawag natin Great Flood. Yan ang nakakatakot na pangyayari noong unang panahon sa lumang tipan. Yung Great Flood. Yan ay bunga ng kasalanan, immoral na pamumuhay ng tao. Pero muli, salamat at merong isang pamilya na matuwid at tumanggap sa offer na salvation ng Diyos sa tao. Si Noah at ang kanyang pamilya. Sa ating panahon ngayon, no? Kaya sabi ko po kanina, ito ay second chance uli ng tao. Itong panahon ng Kwaresma, tayo muling binibigyan ng isang pagkakataon ng Diyos na tayo'y makapagbalik loob sa Kanya. No? Ang tanong, tatanggapin ba natin ang pagbalik loob? No? Tatanggapin ba natin ang pagkisisi? At alam natin na ang taong at ang mga taong hindi tumanggap nito ay namatay, napahamak. Yan ang consequence ng kasalanan. Pagkapahamak, no, pagbagsak. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, ituli ang panibagong offer sa atin, salvation. Nawa, tanggapin natin ito. Second reading mula sa unang sulat, Saint Peter, no? Dito, muli niyang binalikan yung first reading, yung nangyari sa lumang tipan. Sabi niya, kita ninyo, napakatyaga ng Diyos sa tao. Yung pagbibuild ng Noah's Ark, no? Napakatagal na panahon niya bago yan nabuo. Pero habang ginagawa ni Noah ang arko, ang tao laging pinapaalalahanan ng Diyos, magbalik loob kayo. No? Habang ginagawa yan, matyagang ginagawa yan, ang Diyos matyaga ding nag-aantay sa tao kung sino ang makikinig sa Kanya at magbabalik loob. Mahabang panahon yan, bago nayari. Pero sa habang panahon na ang Diyos ang nag-antay, yun pa rin pamilyang yun lamang ang nagbalik loob. The rest, tinatawanan. At sila'y patuloy-tuloy sa kanilang immoral na pamumuhay. Kaya sabi ni Saint Peter, ano? Ngayon, dumating na si Jesus. No? Dumating na si Jesus. Dati, ang tubig, ang bunga niya sa tao ay kamatayan, yung Great Flood. Ngayon, nung dumating si Jesus, ang bunga ng tubig sa pamagitan ng sakramento ng binyag, ang inio-offer ngayon sa tao ay kaligtasan. Ang tanong, tatanggapin ba nating muling magpabinyag, no? Kay Kristo. Laging ang Diyos ay nag-o-offer sa tao. Kung tatanggapin mo muli, dati ang bunga ng tubig ay naging dilobyo sa tao. Pero pagdating ni Jesus ngayon,
ang offer sa tao, ang tubig na ito, ay kaligtasan. Ang tanong muli, tatanggapin ba ng tao na siya'y magpapabinyag kay Kristo? At sa mabuting balita na ating napakinggan mula kay Saint Mark, narito yung pagkatapos na sa Jesus ay tuksohin ng demonyo sa disyerto, sabi niya sa bandang huli, "This is the time of fulfillment." Ito na yung final call sa tao. Repent. No? Pagkatapos ng mahabang panahon na laging pagkasabi ng pagtawag ng Diyos sa tao, ngayon, nung dumating sa Jesus, ito na yung final call sa ating lahat. Repent. No? Repent. Magbalik loob kayo sa Diyos. No? The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Return to God. No? Final call po yan ng Diyos. Kaya ang Lent, yan ay, sabi ngay, panibagong pagtawag uli sa atin. Muli tayong tinatawag ng Diyos na tayo magbalik loob. Kaya, kung sa panahong ito, alam mo, diyan ikay tinatawag ng Diyos para magbalik loob, yan ang final call sa iyo. Please all rise. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. As we take the first steps in our Lenten pilgrimage, we realize our need to undergo conversion in response to the Lord's invitation. Aware of our faults and weaknesses, we cry out, Lord, graciously hear us. Lord, graciously hear us. For the entire church who is always in need of conversion, may she follow the lead of the Spirit in rejecting all the allurements of Satan. Let us pray. Lord, graciously hear us. For the Holy Father and all other spiritual leaders, may their efforts to bring people closer to Jesus in this Lenten season be crowned with success. Let us pray. Lord, graciously hear us. For all the migrant workers all over the world, may they be treated with respect and justice and soon be reunited with their families. Let us pray. Lord, graciously hear us. For all the Filipinos working abroad, may they treasure their dignity and faith and be loyal to their dear ones. Let us pray. Lord, graciously hear us. For all the preachers of retreats and recollections, may their words be a faithful echo of the message of Jesus and bring all to a lasting conversion. Let us pray. Lord, graciously hear us. For all of us, may we spend this lengthened season in a spirit of penance and fruitful conversion from our unchristian ways. Let us pray. Lord, graciously hear us. Lord Jesus, grant us the grace we need to always reject the devil's temptation and live according to the gospel you preach. You will live and reign forever and ever. Amen. Please be seated. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection baskets.
Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sumasamot, humihingi ng patawad mo. Please all stand. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. Give us the right dispositions, O Lord, we pray, to make these offerings. For with them we celebrate the beginning of this venerable and sacred time, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord, by abstaining 40 long days from earthly food, He consecrated through His fast the pattern of our Lenten observance, and by overturning all the snares of the ancient serpent, taught us to cast out the of malice, so that celebrating worthily the Paschal mystery, we might pass over at last to the eternal Paschal feast, and so, with the company of angels and saints, as we sing the hymn of your praise without end, we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed, entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Gilbert our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them to the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honors is yours forever and ever. Stand. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace.
Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. Behold the Lamb of God. Behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapit, punit-punit ang iyong gamit, nawa ika'y mapasakin. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapit, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasakin. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid,
sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke rin naman, ikaw ay naghahanap buhay, tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala sa taong mapagko. The second collection, which will be done, is for the continuing development of the parish and national shrine of Saint Padre Pio, and for the needs and welfare of the Sikh and retired priests of the Archdiocese of Lipa. Thank you for your offering. Jesus na aking kapatid, sa lupa na may bumalik, iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala, tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasakin, tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke di naman, ikaw ay naghahanap buhay, tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Please all stand. Let us pray. May the bountiful blessings, O Lord, we pray, come down upon your people, that hope may grow in tribulation, virtue be strengthened in temptation, and eternal redemption be assured through Christ our Lord. Amen. Prayer for intercession to Santo Padre Pio, all together. Padre Pio, holy monk from Pietrelcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage,
our sanctuary in times of trouble. Holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide, as well as our livelihood, our health, and our might. Silently pray for your request. Unworthy as we are, we pray that you concede. Bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain. In God may we remain. We also beseech thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before thee. Our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit and Jesus the Mediator. Amen. Please be seated for a while. Ilan lamang pong mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalwa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, sa darating pong Biyernes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless us all, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Let us go in peace. Thanks be to God. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.